For you have need of endurance, so that when you have done the will of God, you may receive what is promised. Tatanggap ka nung ipinangakong buhay na walang hanggan. 10:37. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal at ang darating ay darating na. Yung ipinangako na yan. For in just a very while, later, he who is coming will come. He will not delay. Ang matuwid kong lingkod, mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya halulugdan. Makita mo na, nandito na. Manatili ka dito. Yun ang sinasabi yan sa church. Pag ikaw ay umayaw, paano ka ngayon naging once save, always save? Di ba mali? Ayan yung talata. Kinakailangan mo magpatuloy sa iyong pananampalataya. Palakasin ang iyong pananampalataya, alamin yung mga salita ng Diyos, yung mga malalalim na bagay na yan, para maibahagi mo din sa iba. Kasi yun nga yung alagad eh, learner, disipulo, sa Greek word ay mathetes, o di ba? Pupil. Paano ka makakaaral sa iba kung hindi mo naman alam yung sinasabi mo? Hindi mo kayang ipangaral. Maliwanag sa talata, na ang matuwid kong lingkod mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay, manatili ka dyan sa pananampalataya mo niyan. Ngunit kung siya'y tatalikod, ayaw na, napagod. Gusto ko na maging malaya, hindi ko magawa yung gusto ko dyan eh. Parang ganon. Daming kontra yung talata. Ayan. Kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Ano ibig sabihin hindi kalulugdan? Hindi ako maaawa sa inyo, hindi ka magiging karapat-dapat sa akin. Now the just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Kita mo nga? Aba. Ang paniniwala sa osas ay kapag tinanggap mo na si Jesus ay forever ka ng ligtas. Kahit ano pa ang gawin mong kasalanan, ligtas ka pa rin. Konsentido lang Diyos nito muna to. Di ba? Ang mga tao tuwang-tuwang makagawa ng masama. Wala naman pala ng ano eh. Wala naman pala ng hagupit yun. Okay lang pala. Past na kasalanan, present na kasalanan, o future man, hindi ka na mapapahama. Kasi nasa ating Panginoong Jesus ka na eh. Kahit mang babae ka pa, man lalaki pa, mang rape, pumatay o mag-suicide, di na mawawala sa'yo ang kaligtasan. Di ba napaka-deadly doctrine ito? Anong klaseng paniniwala ito? Ang may ganitong paniniwala sa kasaysayan ng Revelation, natatandaan niyo ito? Yung Nicolaitans sa Revelation chapter 2. O di ba? Yan eh galing doon sa si Nicholas ito eh. Yan ang nagtayo niyang Nicolaitans na yan. Ang turo niyang Nicholas na yan, pag natanggap mo na si Jesus Christ, malaya ka nang makagawa ng kasalanan kasi nga wala ka ng kasalanan. Okay lang yan. Sige, sumipi kasi hindi mo asawa. Yan ang mga turo nila eh. But you have this to your credit, you hate the works of the Nicolaitans, which I also hate. Ang sabi ng Diyos. Kinamumuhian ko yung mga gawain ito. Bakit? Sino ba yung Nicolaitans na yan? Ang Nicolaita ay isang grupo ng mga tao na naging bahagi ng iglesia. Ando na siya, sa loob. O paano ngayon naging save yan? One save, always save ba yan? Naging bahagi ng iglesia na nagtuturo na ang Kristiyano ay may ganap na kalayaan sa kasalanan. Kasi malinis na eh. Okay, nabautismohan ka na, nandito ka na sa ating Panginoong Jesus. So, sinless na daw ako. Okay. O, edi, dahil nabautismohan na, pasok na, ay gawa uli ng masama. Hindi na, kahit kung makapasama, hindi nakaka-count yun. Kasi ano na eh, nakikristo na eh. Di ba kung sintido? Kita mo ha? Ganun ba yun? Ang sabi sa ng mga paniniwala ng Nicolaitans niya, ang may sabi natin kanina, ang Nicolaita ay isang grupo ng mga tao na naging bahagi ng iglesia na nagtuturo na ang Kristiyano ay may ganap na kalayaan sa kasalanan. Free na kayo, gawin niyo na yung gusto niyo, di na kayo ikakaunt na kasalanan niya. At sa kapangyarihan ni Satanas, kaya hindi na rin sila apektado ng anumang ginagawa nila. Kahit pa sumipin sila sa hindi nila asawa, at kumain ng mga handog na pagkain na inialay sa mga Diyos-Diyosan. Yan ang Nicolaitans. Ang mga ganitong katuruan ay maliwanag na malaking kasinungalingan.
Marami ang maililigaw na tao kapag pinaniwalaan ito. Yan yung osas. Di ba? One save, always save. Nagpakamatay na, ligtas pa. Matindi. Di ba? Okay na, humingi ka ng tawad sa iyong kasalanan. Pero pag mamardarin mo kay sarili mo, sino ka? Para kumuha ng sarili mong buhay. Hindi mo ipinagkatiwala sa Diyos ang iyong buhay. Ligtas ba yun? Ay, one save, always save. Kayo na lang. Di ba? Jeremiah 17:5. Ganito ang sabi ng Panginoon. Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ng kanyang bisig at ang puso'y humihiwalay sa Panginoon. Yan. Yung mga nagsipagturo ng mga maling aral na yan, sabi ng Diyos, sumpain niya. Dahil yung mga audience naniwala sa itinuro nung nagtayo ng relihiyon na yun. Diba? Para sabihin mo yan, ako po, napakadelikado po niya. This is what the Lord says. Cursed is the one who trusts in a man, who draws strength from mere flesh and whose heart turns away from the Lord. So, delikadong delikado yung aral na yan. Ang sabi ni Apostol Pablo, datapat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na aming ipinangaral sa inyo. Ito yung ipinangaral nila. Ano daw? Matakwil. Ngayon, ano yung sinusunod natin na aral? Ito. Nakabasa tayo sa salita ng Diyos, nakalatag ang mga talata. Kapag meron ditong tumayo at kayo ay inutusan at iba sa ipinangaral natin, eh, sitahin nyo. Hindi tama yun. Bakit? Kung ano lang yung nakasulat, hanggang dun lang tayo. Huwag lalagpas. Kaya nga tayo merong ano eh. Kaya nga tayo merong kopya, may kodiko. Para walang sinuman ang magmayabang o walang sinuman ang magdala ng ibang aral sa iglesia. Ang dami-dami natin pong Church of Christ, pero Church of Christ na nga tayo, hindi ba tayo magkaintindihan? Di ba? Nandiyan ang one cup, nandiyan ang instrumental, nandiyan ang 3380, nandiyan ang conservative, nandiyan ang pati babae, pwede na magturo sa iglesia. Di ba? Sino nga nagturo ng mga ganyan? Sumpain ang Diyos yan, kung sino yung mga yan. Pinarami yung Church of Christ ngayon, napakadami, hindi malamang. Meron pang kung ano-anong mga pangalan ang nilagay. Nako, sabi ni Pablo, datapwat kahimat kami, sino man kaya sa amin. O isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo, different gospel, na aming ipinangaral sa inyo, matakwil. Diba? Itakwil ng Diyos yung mga yan. Bakit? Masyado kayong matatalino, sumasalig kayo sa inyong kaisipan, ayaw nyo sumalig sa Bible. But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary, ayan o, contrary to that which we preach to you. Ano ba pinangaral nila? Ito. Sinabi ba dito na mag-Santa Cena? Opo. Sino gumagawa ng iba yearly? Pag nabasa ko dito, gagawin yung Santa Cena linggo-linggo. O, yung iba, yearly daw. Kila Soriano, ganun eh. Sa isang taon, saksi ni Jehovah, isang taon. Saan nyo na, at pa kayo, saan nyo nakuha isang taon na yun? Upon the first day of the week. Diba ang sabi ganun? O, ano yung bagay na yun na sinasabi na dapat sundin? Yung nakasulat. Ang sabi ni Pablo, should preach to you a gospel contrary to that which we preach to you, let him be accursed. O, sumpain siya. O, matakwil siya. Bawal yan. Sa Bible, yung tinatawag na no other gospel. So, sana wag po kayong maniniwala dyan. Ano? Kaya natin ito nabuksan, tumpak sana ito, kasi si Judas nagpakamatay. Eh, nagpakamatay na eh. Ang sabi, ligtas daw eh. Hindi ligtas yung ang pinangahawakan nila kasi nasa ating Panginoong Yesus. Hindi na maaagaw kahit kamatayan man. Eh, pinatay nga yung sarili. Pinangunahan ng Diyos, eh, paano naligtas? Di ba? Yan ay maling aral. Yung one save, always save. Mali po yan. Kung ano lang yung nakasulat sa Bible na dapat natin gawin, yung pananampalataya mo, ang sabi sa Roma, ingatan mo. Huwag kang aatras. Huwag kang aalis. Bawal umatras. Ano ho? Para tayong mga sundalo, pasulong lagi.
Pag umatras ka, nagdropa ka, ang tawag sa iyo, buwag. Ano, hindi ka pwede umatras dyan kahit anuman. Mawawala ka ng kaligtasan sa oras na umayaw ka sa pananampalatayang ito na ating pinasok. Panindigan mo yan, ano ba nang mangyari sa katawan mo, sa sarili mo, huwag mong iiwanan ang ebanghelyo ng ating Panginoon Jesus. Mamalasin ka sigurado pag umayaw ka. Katakot-takot ang problema ang aabutin mo dyan. So, salamat po sa inyo sa umagang ito, mga kapatid. Nawa sa ating ipinaksa na ito sa loob ng 4 na linggo na ito, naging natuto kayo, naging makabuluhan. Una, banal na halik. Yung sumunod, Judas Iscariot. Pangatlong linggo, suicide. Pang-apat, itong one save, always save. Magkakasunod dyan. Yung susunod na linggo naman, sa theology naman tayo. Ano ba? Kaya huwag po kayong ka-absent. Ilan ang Diyos? Hindi ko ba? Ang bawat isa ba na yan sa Adyusan na yan, may talata ba yan? Adyus talaga sila. Meron po. Ano ang theology? Bakit theology? Ayan. Papaliwanag po natin yan doon ng Panginoon sa mga darating na linggo ng August. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, mga kapatid. At oras na muli para tayo ay gumanap ng pagpuputol-putol ng tinapay at pag-inom sa saro. Bilang